Mukhang bad news nga ito mga idol kay Russell Westbrook nang dahil pati nga ang coach ng Clippers na si Tyronn Lue ay parang hindi rin pabor sa kanyang ang pagpunta dito sa LA Clippers. Pero bago natin yan pag-usapan mga idol ay update muna tayo around the NBA. Magkakaroon na nga ng bagong coach itong team ng Atlanta Hawks dahil ngayong araw ay finire na nila itong si Nate McMillan matapos nga ng very disappointing season nila so far na may 29-30 record. Despite yan mga idol ng great addition nila na si Dejounte Murray na dapat mag-elevate nga sa kanila as one of the top teams dito sa Eastern Conference. Pero mukhang disappointed nga ang organisasyon na itong team ng Atlanta sa performance ng kanilang coach kaya't ayun pinatalsik na tuloy. And mga idol, kabalik na rin naman itong si Jack Vaughn ng team ng Brooklyn Nets dahil i-extend nga mga idol siya ng team ng Brooklyn up to 2026 and 2027 season at yan ay dahil nga sa kanyang napakagandang performance as the Nets head coach. Tandaan ko mga idol, nung first 20 games yata na siya ay nag-take over sa team ng Brooklyn. Nung nandun pa si KD at Kyrie ay umabot yata sila ng 18-2 record matapos ng very disappointing performance nila under kay Coach Steve Nash. So na-turn around ni Jack Vaughn mga idol ang team ng Brooklyn kaso nga lang humingi ng trade ang kanilang dalawang superstar na si KD at Kyrie. Pero mukhang ang nagustuhan talaga ng team ng Brooklyn ang performance ni Coach Jack Vaughn mga idol at siya na ang magiging coach mga idol sa matagal pang panahon ng team ng Brooklyn. Anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang update patungkol nga sa Clippers at sa kanilang coach na si Tyronn Lue. Balita nga dito na ito nga daw si Paul George at si Marcus Morris ang nag-campaign ang promotor sa Clippers na isign nga itong si Russell Westbrook nung mabuyout siya na itong ang team ng Utah Jazz. At ayan nga rin daw mga idol ang kagustuhan ng ilang mga Clippers player dahil feeling nga nila ay makakatulong nga daw si Russ dito sa kanilang team ngayon. Kaso nagdag pa nga sa report na ito mga idol, sabi dito na Ty Lue prefers a more traditional point guard on roster sa kanilang rotation. So in short nga mga idol, I think makakapag-agree ang bawat isa na medyo hindi nga gusto ni Coach Tyronn Lue si Russell Westbrook dito nga sa team ng Clippers dahil mas gusto niya mga traditional point guards. Kagaya na lamang mga idol ng best example na si Chris Paul na talaga namang masasabi natin na passing ang kanyang main focus, ang number one priority niya sa isang team. Alam naman natin mga idol na itong si Russell Westbrook mainly is a scoring guard. Pero I think nandun naman yung playmaking, yung assist making neto nga ni Russell Westbrook. Ang problema lang sa kanya mga idol ay ang kanyang decision making. Medyo questionable nga din kasi ang kanyang IQ sa paglalaro mga idol kaya nga't napakadami niya ring turnovers. At mukha nga ayaw na problemahin yun ni Coach Tyronn Lue kaya nga nagpe-prefer mas gusto niya nga daw ng mas traditional na point guard. Pero I think nga mga idol, sa panonood kay Russell Westbrook sa team ng Lakers this past few years, I think masasabi ko na medyo traditional point guard kahit papano itong ang si Russell Westbrook. Nang dahil magaling nga siya mga idol pumasa, talaga na mga kaya niyang apektuhan ng isang game lang dahil lamang sa kanyang playmaking. Ang problema lang talaga mga idol na aking talagang napansin at nakikita dito kay Russell Westbrook na yung mga assist na yon ay may mga kasama talagang turnovers. Hindi nga mawawala yon dito kay Russell Westbrook. So let's see na lang kung paano mapapagana ni Coach Tyronn Lue itong si Westbrook sa Clippers dahil wala na rin naman siyang magagawa. Nandito na si Russell Westbrook. Wala na nga siyang maangal and the only thing that he can do is to make this work.